Okay, let us now do the right side elevation, ano? So, inikot natin to. We had rotated this just to get the measurement of the front elevation. Okay, this is the column of our balcony. So, para magawa natin mas mabilis, kunin lang natin reference na to. And the front elevation. So, project it. So, project natin yan for the column. So, 0.20 yung ginamit natin column, ano? 0.20 by 0.40. So, yung corner ng ating wall. Then, ito. So, makikita to. So, we have to project the door. Main entrance natin. O main entry. That is 1 meter. Then, the fixed window. Okay. Then, the bedroom window. This one. So, we have to project this. So, we will need this. Then, this is 1.20. Ano? 1.20 by 1.20 or 4 feet by 4 feet. Then, the corner of the bedroom or the house itself. Okay? So, ayan na siya. Next, we have to go to, ayan, dito tayo ngayon sa ating front elevation. Ayan ha. So, as you can observe, we will use this as reference. Okay? So, what we will need here is first the roof apex. So, kailangan natin yan for, ayan ha, for, so we have to project that here, going here ha, so ayan. Yan ang kailangan natin, then ayan, the gutter, downward, so yan ang gagamitin natin. Reference. As you can observe, similar to orthographic projection itong ginagawa natin. Ayan ha. That's 0.40. 0.40 by depende na sa design ng gagamitin niyang flashing. This one is gutter. Okay? It can be in Spanish or what kind. So, ito yate magiging reference. Then, so, lahat basta detalye na need dito ng sukat kukunin natin doon sa ating front elevation. Did you get it? So, let us proceed. So, this is now our right side elevation. So, as you can observe, minsana na lang, no? Yung dimension natin here. So, from the front, project nyo na lang yan dito para makita yung height niya. Okay? So, hindi na kayo paulit-ulit na pagka dimension, pagka nagay ang specification. So, what you are going to write here na lang, yung hindi mailagay dito yung detalye sa front, dito yung ilagay sa right side elevation. Halimbawa, itong types of roof na gagamitin ninyo. Ayan, pwede yung sulat dyan. So, let's say, so, ang material na gagamitin nyo dyan is, specify nyo, ano? Example, pre-painted. May pintura na siya. Pre-painted color roof, pwede yan, pre-painted roofing,
pwedeng twin rim o banal ng anong klase, basta na pre-painted color roof. O anong klase ng yerong gagamitin nyo, either in twin rim o di kaya yung may parang Milano tiles, then you have to place the arrow. Okay, ang ginamit kasi dyan is twin rim. Ayan, then put an arrow. So nai-detalye nyo yung gagamitin roof. So pag nakita na may ari ng client ninyo, ah, ayaw ko yan, papalitan din, palitan, you have to modify. Okay. Then as you can observe, naglagay na rin tayo ng car para mag-visualize nung may ari kung ano yung nasa bandang ibaba niya. Okay, then this one, oh, let's say ito, nagay natin panel door. So meron kasi sliding yung iba, no? Panel, ito muna, ilagay muna natin fixed window. Fix window. Then put an arrow again. Make sure nyo na lagi malinis yung inyong trabaho. Okay, oh, ayan. Then next is panel door. So the last na lang is the title. Kung meron pa kayo ilalagay na detalye, alam ba ito? Same din, no? Stainless panel, baluster. Pwede nyo ilagay din siya. Okay, same with itong window na ito. After itong mga windows na ito, presented na doon sa ating floor plan. Ano? Titignan na lang. Ito yung pinaka-backdoor niya, setback. Tapos ito na yung part ng right side elevation. Ito na yung lupa eh. Elevated na yun dito, no? Pala nun. Depende sa mga insane. Now, your title block. No, not the title. Drawing title, I mean, ano? So, sabi natin, lagi may, lalagyan yun ng bilog dito, ha? Yan dito, mamaya. So, let us draw that. Okay, this is right side elevation. Ganyang kalaki ang itsura ng 4 feet by 4 feet na window o 1.20 by 1.20, no? Para ma-imagine ninyo kung gano'n siya kalaki.